sabay na pupunin. Dahil inapon ng Kristo Mari, kaligtasan ng kanyang ibig. Sa kanyang kinalulungkukan, ininigamin pa ng minan. Habang bayan nagpa sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang ibig. Bayan ay nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Maligaya, masaya, malugod po nating ipinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang apostol, San Simon, San Judas Tadeo, nawa sa pamamagitan ng kanilang magandang halimbawa, tayo rin ay magkaroon ng apostolikong sigla upang ikalat ang mabuting balita sa mundong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Patuloy po tayong nagdarasal para sa intensyon ng isa't isa. Iba't ibang pamamaraan na pinagdaraanan natin, tayo po'y magdasal para sa isa't isa, at nawa tayong lahat makahanap ng solusyon ng liwanag na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo. Bunga ng pangangaral ng mga apostol, tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo.
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang Kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa buon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niya ang mga apostol. Si Simon na pinangalanang niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat.
Ngayong kapistahan ng dalawang apostol, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kapistahan ngayon ng dalawang apostol, San Simon at San Judas Tadeo. Meron tayong imahe ni San Judas Tadeo dito sa loob ng simbahan. Mamaya, meron kayong quiz sa akin. Kapistahan ngayon ng apostol. Ang ating mapagbasa patungkol sa kanila. Ating unang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Sinasabi ni San Pablo, tayo po'y isang sambahayan, isang edipisyo, isang istruktura. At ang ating pundasyon ay ang mga apostol at ang pinakamahalagang bato ay si Jesucristo. Kaya po tayo isang simbahan. Ang pagsasalarawan ay tayo'y isang gusali, mga bato. Kabahagi tayo at ang mga apostol, lalong-lalo ng ating Panginoon sa Kristo, mga mahalagang parte ng simbahan. Bahagi po tayo. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, may pinili siya. Maraming mga alagad, pero 12 ang apostol. San Simon, San Judas Tadeo, hindi gaano popular sila. Sino ba sila? Si San Simon ay ang tawag, ang makabayan. Yun lang ang banggit sa kanya. San Simon na makabayan. Ilagay natin ang ating sarili kay San Simon, ang makabayan. Mahalaga din kasi sa kaugnayan natin sa Panginoon ay may kaugnayan din tayo sa isa't isa. Meron siyang kapangalan. Mas sikat yung una pang binanggit, di ba? Simon na pinangalanan niyang Pedro, yun ang unang Santo Papa, yung leader. Maraming mga istorya sa kanya, kay Simon. Ngayon lang siya nabanggit sa listahan pa. Ika nga. At bukod sa may kapangalan siyang mas sikat at mas popular, siya po yung makabayan. Di ba? May iba, yung political na pananaw, talagang militante. Galit siya sa mga opresor. Galit siya sa mga taga-Roma. Yan ang mga dapat patalsikin natin. Umalis na dyan yung mga taga-Roma na umaapi sa atin. Yun ang conviction niyang political. Maraming mga taong ganyan. Matatapang. At ang kilang prinsipyo ay matatag. Kaya lang sa paghuhubog, may mga kasama siya na iba ang pananaw kaysa sa kanya. Minsan, kabaligtaran pa, di ba? Kontra siya sa mga Roma, sa opresor. Si Mateo, na nangungulekta ng buwis, ahente ng mga taga-Roma. Sa umpisa, kalaban ito. Hindi ko ito kapananaw. Kaya nga, ito, hindi gano'n siya popular. Ha? May isipin natin na merong magiging tapat ka kay Jesus, pero merong masikat sa iyo, nakapangalan mo, at may kasama ka, kabaligtaran ng pananaw sa iyong pampolitikal. Si San Judas Tadeo, yun, ako. Si Simon Pedro, unang Santo Papa. Sino ba si San Judas Tadeo? Merong isa pang bahagi sa Scripture, hindi lang ito yung unang pagkakataon. Pero masikat siyempre si San Judas Iscariote na nagtaksil sa kanya. Kaya medyo nakaligtaan na siya. At dahil dito, naging patron siya sa mga kaso na imposible. Ito, yung kwan, mas kilala natin, Judas. Basta si Judas, Judas Iscariote at hindi gano si Judas Tadeo. At tayo,
Mamaya po, pupunta po ako dito sa bikaryato natin. Kasi hihingin ko po, kasi malapit na po yung ating trastasyon, 2022. Taon-taon po akong pumupunta sa mga kalapit nating mga simba, may piyesta mamaya. Pagdadasal ko kayo sa Kwan, kay St. Jude, at para sa trastasyon nating nalalapit. At yung mga pumupunta dito, mga katulad po natin, may desperasyon. Alam po natin yan, ha? Desperado. At wala namang imposible sa Diyos. Sasabi, Father, wala nang pag-asa, imposible na yan. Walang imposible sa Diyos. At sa pamamagitan ni San Judas Tadeo, makakaahon tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa, kumapit lang tayo. Oh, ito na yung quiz! Kayo ang mga regular dito, di ba, mga sugi kayo? Yan. Yung nasaan si ako rin nakalimutan ko, sa totoo lang, ha? Hinanap ko pa kung saan San Simon, maaga akong lumabas. Oh, nasaan si San Simon? Quezon Boulevard? Nako. Plaza Miranda o Carriedo? Ay, ayun, kasama kita eh. Daya-daya mo, ha? Tama siya, ha? Eh, nagbasbas tayo kanina, na? Ha? Nang Nazareno, o. Oh. Hinanap, o. Oh. Si San Simon po, ito po makikita natin yung instrumento ng pagkamartir nila. May, yung may lagari dito mo sa may Quezon Boulevard. O, oh. Si San Judas Tadeo, nasaan? Ayun. Dito siya, yung may pamalo. Ha? Nandun naman ang mga pangalan, ha? Yan, sige. Kasi yan ang, yung mga instrumento, mga simbolo nila, yan ang paalala na kung paano sila nag-alay ng buhay katulad para kay Jesus at tinularan ang halimbawa ni Jesus. Apostol! Ispelengin natin ang apostol. A-P-O S-T-O-L. Alam nyo na ito. A. Alagad. P. Pastol. O. Ordinado. Na ordinahan. Para sa paglilingkod. S. Saksi. T. Nakalimutan nyo. Tagasunod. O. Opo sa tawag ni Jesus. At L, lingkod. Ha? Yan. Dapat memoryado na po niya yan. Ha? Hiligin po natin ang tulong ng mga apostol upang tayo din ay may sigla. Ha? Para kung nakikita tayo ng tao, talagang yung apoy, ha? Ng pagiging apostoliko. Pagdasal po natin ating bansa, malapit na po yung halalan. Upang ang mga mapili natin talagang makapaglingkod sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, ni San Jose, mga apostol, San Simon, San Judas Tadeo, nawa po, tayo po, sa harapan ng Panginoon, maging masigasig, masipag, lumilihab ang puso sa pagmamahal sa Kanya at paglilingkod para sa simbahan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali ng pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Tugon po natin, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahang katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo.
Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming mawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan. Nina Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang ng marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan na ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo si Father Raymond Acuña at lahat ng mga pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario na kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Simon, San Judas, Tadeo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinapakiusap namin ngayong puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas Tadeo, kami naway panatilihin ng aming ginaganap sa bukod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng Kristo. Masama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Simon at San Judas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong mga pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa nang inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.